Naranasan mo na bang magkaroon ng panaginip tungkol sa pag-iyak? Huwag kayong mag-alala dahil ibabahagi namin sa inyo ngayon ang iba't ibang kahulugan at interpretasyon sa crying dreams. Simulan na natin! General meaning about crying dream. Ang pag-iyak sa panaginip ay isa rin sa pinakakaraniwang panaginip at lahat tayo ay maaaring naranasan na ito ng minsan sa ating buhay. Ang panaginip tungkol sa pag-iyak ay maaaring tignan bilang positibo at negatibo. Ang pag-iyak sa panaginip ay ibig sabihin, inilalabas mo ang mga pakiramdam na hindi mo alam na nandiyan pala sa iyo in the first place. Isa itong positibong bagay. Sa kabuuan, ikaw ay dapat na magkaroon ng crying dream kapag nakaranas ka ng emotional disturbance sa iyong buhay. Kaya, kung ikaw ay nakaranas na ng crying dream, kailangan mong harapin at alamin kung anong emotional disturbance ang iyong pinagdaanan sa iyong waking life. At kung ikaw ay patuloy na nagkakaroon ng crying dream, ipinapahiwatig nito na pakiramdam mo ay wala kang magawa at nalulungkot ka tungkol sa isang bagay at hindi mo malaman kung bakit. Ang positibong aspeto tungkol sa crying dream ay na ang iyong subconscious mind ay sinusubukan sabihin sa iyo na hindi mo dapat iniipon ang iyong mga problema imbis na harapin ang mga ito. Crying loudly or silently in a dream meaning. Ang isang crying dream ay maaring dalawang klase at depende sa mga ito, ang crying dreams ay maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Loud crying dream meaning. Kapag nanaginip ka tungkol sa pag-iyak ng malakas, ito ay masamang senyales. Ang ilang dream researcher ay sinabi rin na ang pag-iyak ng malakas sa isang panaginip ay maaaring makita bilang isang senyales ng kamalasan. Ang pag-iyak ng malakas sa iyong panaginip ay nangangahulugan na may ilang major emotional problem na nangyayari sa iyong buhay, na dinudurog ka, at ito ang dahilan kung bakit ikaw ay umiiyak ng malakas sa iyong panaginip. Crying silently in your dream. Kung ikaw ay nagkaroon na ng panaginip tungkol sa iyong sarili nang umiiyak ng tahimik, ibig sabihin ikaw ay makakatanggap ng magandang balita sa iyong waking life. Isa itong simbolo ng kasiyahan at isang tanda ng swerte. Kaya kung ikaw ay nagkaroon na ng panaginip tungkol sa pag-iyak ng tahimik, hindi mo na kailangan mag-alala. Isa itong positibong panaginip at ang lahat ng bagay na mangyayari sa iyong waking life ay magiging maganda. Dream of someone crying. Kapag nanaginip tungkol sa ibang tao na umiiyak, ibig sabihin nito ay makakatanggap ka ng swerte sa iyong waking life at ang lahat ng iyong problema ay masasolusyonan na. Halimbawa ng mga positibong bagay na mangyayari ay na mababayaran mo na ang iyong mga utang, kung ikaw ay may karamdaman, ikaw ay gagaling na. Ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng tiyansa na gumawa ng fresh start sa iyong buhay. Ngunit mayroon rin kabaliktaran na aspeto ang panaginip na ito. Ang makita ang ibang tao na umiiyak sa iyong panaginip ay nangangahulugan rin na ang iyong mga plano ay hindi mangyayari as expected. Kaya kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung ang taong nasa iyong panaginip ay isang stranger o isang taong malapit sa iyo. Ang interpretasyon na ito ay nakadepende lamang sa kung ano ang nangyayari sa iyong waking life dahil pareho itong may negatibo at positibong kahulugan. Ngunit sa kabuuan, isa itong good omen na makikita sa iyong buhay at halos oras-oras ay isang senyales ng swerte. Dream about crying baby. Kung ikaw ay may panaginip tungkol sa umiiyak na sanggol, ibig sabihin nito na ang isang parte ng iyong sarili ay iniisip na ikaw ay pinagdamutan sa iyong needed attention. Scientific na pakahulugan, ibig sabihin nito ay na ang iyong subconscious mind ay umiiyak tungkol sa ilang unfulfilled goals. Kung mayroon kang pabalik-balik na panaginip na ganito,
kailangan mong magbigay ng atensyon sa iyong buhay at alamin kung ano pa ba ang goals na hindi mo pa naabot sa iyong bucket list. Isa pang interpretasyon ng ganitong panaginip ay isa rin itong indikasyon ng iyong takot na magkaroon ng anak sa nalalapit na panahon, kung nagpaplano ka na na magkaanak. Dream of seeing your father crying. Kung ikaw ay may panaginip na nakita mo ang iyong ama na umiiyak, ibig sabihin ay may mga posibilidad na may mangyayaring extraordinary sa iyong buhay. Maaari rin itong makita bilang isang negatibong panaginip dahil ang ilang mga masamang bagay ay maaaring dumating sa nalalapit na panahon. Maaari kang makaranas ng hard time lalo na sa emotional na aspeto. At sinusubukan mong itago ang iyong mga naramdaman sa iyong tunay na buhay. Dahil ang ama ay nagrepresenta sa isang strong figure sa buhay ng isang tao, ang makita sila na umiiyak ay nagrepresenta sa iyong pundasyon o mga pakiramdam tungkol sa isang bagay na nasira ang iyong emotional na aspeto na kailangan mong siyasatin as soon as possible. Maaari mo rin magamit ang interpretasyon sa panaginip na ito upang ayusin ang iyong buhay at baguhin ito upang maging isang bagay na positibo. Dahil ang mga panaginip ay madalas na sinasabi sa atin ng ating deepest desires at pati na rin deepest fear. Kung natatakot ka tungkol sa isang bagay na kailangan ng immediate attention, kailangan mong harapin ang mga issue na ito sa iyong waking life. Mother crying in a dream. Ang isang ina na umiiyak sa panaginip ay kadalasang negatibong panaginip at isa itong indikasyon na maraming kalungkutan at misery sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay isang klase ng babala mula sa kung ano ang maaaring mangyari sa iyong nalapit na kinabukasan. Kung nagsimula ka ng anumang negosyo, ibig sabihin ang iyong plano ay maaaring mabigo sa nalapit na panahon. Maaari itong mga hulugan na magkakaroon ng biglang pagpanaw sa iyong mga mahal sa buhay. Ang ibang dream researchers ay sinasabi rin na ang ganitong panaginip ay ibig sabihin na ang mga tao na iyong inaasahan ay bibiguin ka sa nalalapit na panahon, maging sa negosyo man ito o sa iyong relasyon. Ngayon, kung makita mo ang iyong ina na humihikbi sa iyong panaginip, ibig sabihin nito may senyales na may big trouble na darating sa iyong tunay na buhay. Maaari itong isang aksidente o karamdaman. Dream of a grandmother crying. Ang isang lola na umiiyak ay ikinukonsidera rin bilang isang masamang panaginip. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig sa sakit at bigati na iyong naranasan sa iyong waking life. Sa iyong waking life, maaaring nasaktan mo ang iyong feelings o baka may nagawa kang mali na nasira ang kanyang tiwala sa iyo. At ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng ganitong panaginip. Likewise, ibig sabihin rin ito na magkakaroon ng discomfort sa iyong family situation. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig rin sa iyong mga problema sa pamilya at posibleng pagtatalo. Maaari kang makaranas ng hidden feelings sa iyong pamilya na maaaring desirable sa iyo o hindi. Isa pang kahulugan nito ay maaaring namimiss ninyo ng iyong lola ang isa't isa at kailangan mo na siyang bisitahin. At maging kung makita mo ang iyong lola na umiiyak sa iyong panaginip, maging matapos mo siya bisitahin sa tunay na buhay, kailangan mong harapin ang nabanggit na problema sa iyong buhay. Dream of a friend crying. Kung mayroon kang panaginip na ang iyong kaibigan ay umiiyak, nagpapahiwatig ito sa swerte at kinukonsidera bilang good omen. Isa itong indikasyon na may paparating na magandang oportunidad upang palaguin ang iyong relasyon sa mga taong malalapit sa iyong buhay. Indikasyon rin ito na magkakaroon ka ng great time to relax and enjoy your life's achievement. Kapag nakita mo ang iyong kaibigan na umiiyak sa iyong panaginip, ibig sabihin rin ito na baka kailangan nila ng iyong tulong. At kung kilala mo ang taong ito sa tunay na buhay, ibig sabihin ay nangangailangan sila ng iyong tulong at suporta in moving forward. Ibig sabihin rin ito na dapat kang umasa sa kanila para sa iyong sariling achievement dahil sila ay may mahalagang papel sa iyong tagumpay at well-being. Ang panaginip na ito ay pinapakita sa iyo na gumawa ka ng mga magagandang gawain o pabor sa taong iyon at naging isa kang taong nirerespeto at hinahangaan nila.
dream of a wife or husband crying. Ang makita ang iyong asawa na umiyak sa panaginip ay isa sa pinaka-overwhelming na panaginip at literal na ibig sabihin nito na nabigo mo sila sa iyong waking life. Ang panaginip na ito ay dulot rin ng ilang emotional problems sa iyong partner na nagdudulot ng distansya sa relasyon. Hindi mo dapat itago ang iyong emosyon mula sa iyong partner at dapat ibahagi mo sa kanya kung ano man ang bumabagabag sa iyo o tanungin mo rin ang iyong partner kung mayroon bang mga bagay na ikinababahala niya. Sa kaso ng mga lalaki, minsan mas pinipili nila na hindi umiyak o ipakita ang kanilang emosyon sa sino man. Ngunit kailangan mong ibahagi ang mga emosyon at feelings na iyon sa iyong partner kung nais mong iwasan ang anumang magiging masamang epekto nito sa iyong buhay. Isa rin itong indikasyon na may mga pagsubok sa iyong buhay na magiging mas malala kung hindi responsableng pinangahawakan. Kailangan mong solusyonan ang anumang issues na mayroon ka sa iyong personal na buhay at subukan na panatiling kalmado ang iyong sarili maging sa mga sitwasyon na tila harsh at critical. Seeing your ex crying in a dream. Ang pag-iyak sa panaginip ay nagpapahiwatig sa mga nakatagong emosyon dahil sa iyong mga pagkakamali o dahil sa mga uncertain circumstances. At ang makita ng iyong ex na umiiyak sa isang panaginip ay nangahulugan na pinagod kanya mentally nang ikaw ay nasa relasyon pa. Ano man ang iyong rason para sa paghihiwalay, responsable ka pa rin sa pagkapit dito ng matagal at sobrang pagsisisi mo sa iyong sarili. Ang makita ng iyong ex na umiiyak sa panaginip ay isang representasyon sa iyong sarili na nakatago sa iyong kalooban. Kung kamakailan lamang ay natapos ang iyong long relationship, karaniwan na makita mo ang iyong ex na umiiyak sa panaginip. Kaya kailangan mong maunawaan na dapat mo itong pakawalan imbis na pagsisihan ito. Tulad ng sinasabi ng kasabihang, guilt can beat anyone. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!